Ah, kabasketbolista, kamusta na kayo? Welcome kayo sa pinakabagong video ng One Sports TV. Huwag nating kalimutang mag-like at subscribe. Pag-usapan natin ngayon sa video na to tungkol ito sa magiging laban nila Dan Tanopio at kay Soto at mga nakakapansin ng NBA scout kay Kai. Umpisan nga natin dito ang isang assistant coach ng Chicago Bulls na si Karen Aprilo na sobrang napabilig ito ni Kai Soto sa ginanap na Basketball Without Borders. Dahil ito sa mga kakayahan ni Kai Soto, isa nga itong 7'2 na ibang klase ang pinapakita nitong galawang sa court at kahit na limitado lamang ang kanyang oras sa paglalaro. Kaya naman pinapatunayan na naging payag ng assistant coach ng Chicago Bulls na nakukuha talaga ni Kai Soto ang atensyon ng mga scouts sa kanilang camp. Ito naman si Karen Aprilo ay pinakaunang babae naging assistant coach ng Chicago Bulls. Matagal na ito nagtatrabaho sa koponan ng Chicago Bulls simula po noon 1984. At kailanlan ay napromote ito bilang assistant coach nitong 2019. Nakikita niya naman talagang pursigido si Kai Soto para makamit ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Dinagdag pa nga ni Kai ay ang level ng laruan ni Kai at mataas na basketball IQ nito na sa ngayon nga ay sinasabi nito na handa si Kai para sa NBA. Pero kailangan muna nito ng konting lakas sa katawan at bilis sa galawang katulad ni Kristaps Porzingis. Kaya sigurado itong makapasok sa NBA. Pero sa tingin ko nga ay kailangan muna ni Kai sumabak sa USNCAA para lalo itong mahasa bago ito magpa-drop sa NBA. Sa interview naman ni Blake Divac na dati itong player ng Los Angeles Lakers, asa ngayon nga ay general manager ito ng koponan na Sacramento Kings. Sinabi naman nito na noon pa man na nasa Ateneo pa si Kai ay napapabilig talaga ito sa mga galawan na nakikita niya sa video at sinabi pa nito na magaling talaga si Kai Soto. Matapos nga makalipas ang ilang buwan ay narinig ni Mark Cuban na owner ng Dallas Mavericks ang pangalan ni Kai Soto at napabilig nga ito. Pero hindi pa siya nakapagbigay ng payag patungkol kay Kai Soto dahil sa nabanggit nga ng rules sa NBA na tinatawag nilang Live Stern Tampering Rules na nabuo nga ito noong panahon pa ni dating NBA Commissioner David Stern. Kabasketbolista, meron tayong kaabang-abang na makakaram ni Kai Soto ang dati nitong kasamaan sa Batang Hilas na si Dalt Panopio na gumagawa ng pangalan sa Amerika. Ang kanyang koponan ay DMA Academy Blue Teams at si Kai Soto naman ang Da Skills Factory na magaganap ito sa isang 2020 World Prep Invitational Teams ng Da Skills Factory. Ang masasabi ko nga kay Dalt Panopio ay talaga siya ay nangunguna sa kanilang koponan. Pagdating pa lang sa experience at isa itong MVP stoller ng Royal Italy. At binangsagan na Pilipino Tony Parker, kumakailanman ay nanalo pa nga ito ng 3 points contest sa kanyang koponan. Samantala si Kai Soto naman ay nangunguna ito ngayon sa koponan na The Skills Factory at siya ngayon ang best player doon. Kaya naman marami itong papahirapan na koponan. Pero teka, meron nagtatanong na fans kung magtatapat ba si Kai at Dalt kapag nagarap ang kanilang koponan. Ang masasabi ko nga dito ay hindi. Hindi sila pwede magtapat dahil magkaiba ang kanilang posisyon. Maliban na lang kung sasalaksak si Dalt sa ilalim at nandun si Kai Soto na nakaposte. Mga kapasikbulista, si Dalt Panopio nga ay lahat ng mga guard sa The Skills Factory ay pwede niya itong makatapat dahil mayroon dyan sa TFF na kaparehas ni Dalt Panopio sa playing style na guard. Pero mas matangkad ito, may magandang vision, mausay sa ball handles at mayroong outside shooting. Ito ay si Jalen Galloway. Kaya naman magandang itong mag-duel sa court at ito naman si Donovan Grant na athletic na guard na mabilis at maigpik pagdating sa depensa. Ito siguro ang matinding haharapin ni Dalt Panopio kapag sila ay nagtapat sa court kung paano ito lilimitan ni Dalt. Siyempre i-cheer natin si Dalt mga kapwa Pinoy. Ang makakatapat naman ni Kai Soto sa DMA Academy ay si Petar Rajkovic na 6'7 ito ay tinuturing na additional big man na nangangalabaw ito sa ilalim. Ginagamit niya ang kanyang height at lapad ng kanyang katawan para makapag-domina tulad nitong prepersign ka para mawala ka sa position sa ilalim at para makakuha ng rebound. Ito ang kanyang ability pero ang tingin ko nga ay hindi ito papapormahin ni Kai Soto. Si McCormaker nga hindi niya pinaporma at ito pa kayan si Petar. Dahil alam natin na mataas ang basketball IQ ni Kai Soto. Kung napapanood natin ang kanyang laro ay hindi ito basta-basta makautakan sa court. Mga kabasketbolista, madami nagtatanong na fans kung kailan nga ba ang pag-aarap ng dalawang batang gilas na ito. Nag-uumpisa lamang yan sa March 3 hanggang March 7 ng 2020 sa The Skills Factory World Prep Invitational Teams. Tatlong laro ang magaganap sa pagitan ng TSF at DME Academy. Hanggang dito na lang mga kabasketbolista. Maraming salamat sa inyong panonood. Magsulat lang ng comment at reaction sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe. This is One Sports TV.